Jokno, Acting Secretary Ricardo David Jr., si nandoon sa Kuala Lumpur, Indonesia, I'm sorry, Lieutenant General Gloriosa Miranda, Major Service Commanders, Brigadier General Joseph Acosta, the officials, men, women of the Armed Forces of the Philippines, kasama ko sa mga gobyerno, mahal kong kababayan. I was really planning to visit you a long time ago. Kaya lang, I said because I do not want to travel around, ayaw kong mag-ikot na naka sa land, the order of tikas pahinga. Just relax. Utusan lang ninyo ako, kaya ako nandito. I do not want to travel around, magkaka-traffic. Awa ako sa mga tao. Minutes before na magdaan ako, sinisara na yung lahat ng kanto. So you create a traffic congestion at the back exponentially. And it would be about 2 hours, 3 hours before it is corrected pagdaan mo kasi mag-agawa na naman. So sabi ko, chapre-chapre lang. Inunak yung mga kampo ng sundalo. They found time, but I have to yet visit the veterans. Ngayon, actually nandito ako para magpakita. To introduce myself, probably, but di nyo ako kilala. I'm a Visayan. We trace our lineage sa tatay mo. My father is Cebuano, but my mother is from Mindanao. Siya ho'y isang anak ng Maranao, pero tatay niya in Chik. Anyway, yun ang makeup ng pagkatao ko. I'm here to visit you, to share your grief, yung ganun talaga ang buhay. Total, wala naman tayong sisihan dito. Pumasok tayo dito. Ganun na nga. But at the same time, I'd like to share your whatever happiness that you have here. Nandito po ako at magpasalamat tayo kay Secretary Jokno. Binigay niya ho lahat ang gusto ninyo na mga equipment. Pati ho isang building na gusto na pong, hindi naman i-condemn, but it is not suitable anymore for the confinement of soldiers who are hospitalized. I gave you a new building, tapos i-refit, ayusin yung sa banyo. Hindi na daw maganda ang matagal na yan. I'm sure with the years that has passed by, it has that building has seen a lot of waste around. So we have to condemn it first, refit then. But I'll give you a new building para rin sa ating mga kasama. Now, itong binigay ko sa inyo would cost you something like people of the Republic of the Philippines. What, half a billion? May barret kayo, and this is the thing also that I was about to use when I was suffering from smoking. Pero, it's a long story. Tanong na lang kayo ng doktor kung ano yung barret. Ayun ang Berger's disease. It's caused by cigarette smoking. At saka yung lahat. MRI, tapos yung gamma ray, yung pag-opera. Tumor, non-invasive. Marami, basta ang binigay na ni Secretary Jokno sa inyo is about half the billion. And it will be released soon. Alam mo,
Hindi ako military, hindi ko nga natapos yung ROTC ko. Pero I'm not into delays. And ano, magprangkahan lang tayo, ha. Ayaw ko yung matagalan at ayaw ko yung korupsyon. It's half a billion pesos. Ang pera na yan gagamitin talaga sa tamang paraan. Wala yung rigging of bids kasi lahat ng bibilihin ganyan sa gobyerno, tinitignan ko. Hindi naman ako pakialamero. But my promise to the people of the nation is that it will be a clean government. Hindi tayo exempted dyan kasi pera ng tao. So, lahat yan, madalian. Ayaw ko yung delay just to, you know, for one reason or other to accommodate. Ayaw ko yung ganun. At hindi ako yung tao na maniwala dyan sa kuha yung last, the lowest bid. Kasi kung may bilhin ka, basta ito, lowest bid, bibigay sa iyo barat. Kaya lahat ng equipments ninyo, sabi ko sa, pinaalam ko na sa kuha, hindi ako susunod dyan. Mag-aaway tayo dyan. Kasi yung lowest bid is the source of the corruption. Pahabulan ng presyo. So ipababaan mong presyo mo. Yung iba nagpapabili ng 100. Ipabili ito ng 20. Eh di ang bili mo sa akin yung made in. Alam mo na. Huwag muna ngayon kasi may alitan tayo. Tapos sabihin ng sundalo, sir, nasira ka agad. Kaya niya ng mga jeep ng polis. Tignan mo yung binili nila na wala na. Sabi ko, huwag mo akong bigyan. Ako, ang polis ko doon isuso. And it would last for about 3 to 5 years. Huwag lang ibunggo. Kaya minsan itong polis mag-drive, blessing eh. Paano? Naka-parking dyan. Magpatrol yan doon sa bar. Kaya paglibing niyan kung namatay, dalawang pamilya. Polis na ito. And I've been mayor for 23 years. Huwag na lang tayo magbulahan. It will be strictly in accordance with the law and I want it fast. So I promise to you na it should start yung building na yan. So 2 months from now at yung equipments ninyo, yung state of the art, bahala na mahal. Basta ayaw ko yung gagamitin na sisira. There will be changes in your internal here procedure. May reklamo ng even the medicines. I said there will be changes. I will insist on it. One thing that I make clear to everybody. There will be no compromise of the lives of soldiers. Ayaw ko yung itataya kong buhay ng... So, binigay mo niyo buhay ninyo sa bayan ninyo. The least that we can do, the bayan, the country through me, will give you what you want. State of the art. Pati yung equipment sa gear up. Hindi ako basta-basta magbili dyan sa open market na. Gusto ko government to government. O kaya, pakialaman ko kung magbili tayo. Pero kailangan, hindi yung made in ano, yung... Oh. Ewan ko kung tapos palaway pa. ganoon lang, naunahan lang tayo sa... Kaya huwag tayo muna maghanap ng away. Ako pa naman ang presidente. Baka pagkatapos ko, bahala na magwala kayo. we'll have kung ano lang ang dapat. Kung ano lang ang dapat ibigay. At saka kung ano lang ang karapat-dapat naman sa atin. Diyan tayo. And I will, you can be sure, I will insist on. Sorry doon, maraming, you know, I have to talk to, diyan ako basta magdaan lang dyan, upuan ko sa kama yan, Adre, anong nangyari mo? Anyway, one of the things that you will have
in the fullness of God's time, inshallah, inshallah, is yung program ninyo, mga anak ninyo, libre na ang edukasyon. So, yan ang pinangako ko noon at gagawin kong totoo. Hindi ako nangako ng pabula-bula dyan. I mean, I don't need really to, why should I lie? Why should I magbula ako? Ano makuha ko dyan? Kaya matutupad dyan, yung edukasyon. At I'll work that kung may, alam mo na, the imponderables of life, di man natin talaga alam kailan tayo. Natin ka alam kung may tama ka, kalusot ka ba. But kung sakali man madisgrasya, I will work 2 or 3 years bago ang pensyon. Sweldo mo na. Pag kunyari ako, kapgulang man ako sa amin, di, I will continue your salary 2 to 3 years bago ang pensyon. Now, itong ayaw ko sa lahat. And kung may police dito, magprangkahan lang din dito. Gusto ko mag-create ang armed forces ng opisina just to make yung mga pension benefits, tatapusin na nila at sila na ang mag-prepare ng lahat. At kung mamatay ako, si Sergeant Rodrigo Duterte, huwag mo nang paikutin yung biyuda pati mga anak. Eh, kung magbayad ako ng Armed Forces of the Philippines, kalaki-laki nitong yawa na ito, na bakit ang biyuda pa ang sa pulis, huwag kayong magalit, pero totoo yan, magpunta pa yung asawa dito, biyuda, mag-follow up dyan sa krami, pagkatapos yung pagkawala na, nagastos na, ginawa pang kabit, may anak pa. Ako, hindi ako magpakorne sa inyo. In love ako sa babae. Sino bang hindi? Pero yung ganun na klaseng style na ayaw ko yan. Ayaw ko talaga. Baski nung mayor pa ako na may magpasok dyan, tapos you take advantage of the lady kasi ipasok mo. Prangkahan kita. Huwag mong gawin yan. It's not good. So yung ano, ngayon ko sa police, kayo na ang mag-prepare. Nakalagay na yan sa isang envelope. Number of years. Akala ko ba may computer kayo? Malaki-laki ng gasto ko dyan eh. Computer. Andyan naman lahat. Death certificate. Eh kayo yung namatay yan eh. Hindi i-produce ninyo yan kung hindi naman kailangan local certificate. Patay na si Duterte. Ayan o. Encounter sa Basilan. Yeah, tapos, matawagin na lang ang pamilya, widow. Oh, yun lang. Ayaw ko ng drama na mag-ikot-ikot pa yung asawa. Hindi. Bakit ganun? Yan nga, yung ayaw ko dyan sa krami, nagagamit pa yung mga biyuda niya. Yung iba pag-uwi sa kanila, either may asawa na o uli o... These are the things na totally unacceptable sa akin. Ngayon, kung ayaw ninyo maniwala, awa ito, so mamili ka. But these are the things that I would never tolerate. Ako nang dito with a specific duty to serve the Republic. I promise you a clean government. It will be a clean government. Talagang malinis na. Ganun na lang. So, marami akong masagasaan along the way. Sana naman huwag kayong magalit kung tama yung ginagawa natin. Eh, baka magkudita kayo, tapos nawalaan ako ng trabaho. Magkudita, tawagan mo lang ako sa Malacanian. Hoy, Duterte, umalis ka dyan. Mag-take over kami. O, sige. Lalagay dito, announce ko. Mga kababayan, ito yung bagong mag-ano sa ating bayan.
Siya ang chairman. Ito ang magpapadala ng gobyerno. Sige, bye-bye. Kayo na yan. Uwi na ako. Pero kung kailangan tulungan tayo dito, malinis na gobyerno. At anong nasa inyo? Aabot sa inyo yan. Kung ano yung dapat to the last one. Ako, hindi masyado ako familiar sa armed forces. Pero sa police, yung estasyon, every month may magdating doong liquidation. Hindi ba naman ang tao kung anong i-liquidate nila? Ah, sabi na, use your initiative. Yan yung paborito na mo. Use. Yung mga tao doon sa estasyon, anong ito i-liquidate dito na? Kasi hindi dumating yung pera, sila pa ang mag-liquidate. This time, I will draw a matrix of government. Kailangan ko yung sabi kong intelligence man or operation, magdating talaga yun doon. Kasi gusto ko pipitik yung doon sa baba. May ilaw na okay yun. Ako, I'm just about a month or so. Give me time to test. But about mga 3 to 4 months, ma-perfect ko na ang makinarya ng gobyerno. Then I can impose now new roles, whatever it is that would make our jobs comfortable. But one thing is sure, sabi ko, kung anong dapat sa inyo nandyan. So magsabi ni kanina ni General Costa, ito doon sa slides. Naiintindihan ko yan. Sanay naman ako sa mayor nga. Alam ko yung sa amin, ako pa nagbili ng MRI kasi yung gobyerno wala, ng national. CT scan. Kaya alam ko yan. Kaya I was really surprised kanina na a national government institution sa under the armed forces, wala itong mga MRI. Eh kung sa Davao, meron yung mga maliliit na hospital. Anak ka. Kaya ako nakikinig lang ako kanina, but I would have wanted to blurt out and say, klase itong the lives that are put at stake, in jeopardy, in danger, in peril, tapos walang the barest minimum of equipment. Hindi ko lang pinakita yung ano ko, pero sabi ko, kaya nung sinabi, nung gusto ko, sige, building, sige. Okay, building lahat, Bisaya pa, Tinarong, tama lang. Huwag mo akong bigyan na half, hindi na kompleto, ganun eh, probinsya. Hindi mo local government. Half completed school, ang bridge na 1 kilometer, nandito lang. Yan ang nakikita natin eh. So, what is destroying our life? Droga. Hinayaan talagang mag-flower, mag-bloom. Ako noon ang favorite whipping boy. Duterte, extrajudicial killing sa Davao, kaya peaceful. O ngayon ang presidente ako, inipit ko lahat. Pati hindi ko alam ganun. It's 500,000 surrenderies. Anong gawain ko dyan? Gawain kong Karinorte? Then I have to order the military. Sabi ko kay Secretary of Defense, you have to provide the spaces because kayo yung malalaking binigay na gobyerno mo na servisyon. So I just did about 1 hectare there. Total, kukulingan mo naman ng higher wire yan. And I would build so many rehab centers all over the country. You know why? Kasi, alam mo, ang Cebu, take it from me, 1 year constant use of Cebu will shrink, tutuyo yung utak. So karamihan yung nandyan na tinamaan na, kita mo tulala magsalita. You start with a normal conversation and then it would run afoul, go somewhere else. Yung iba na nga, sikit-kit ng... Kaya yung lahat ng adik, sira ang ipin. Yung wala na yung... Kasi ginigrit yan. Manitas, sabi ng PDEAT, 3 years ago, na there are 3 million addicts in the Philippines.
That was 3 or 2 and a half years ago. Alam niyo, nabasa niyan. So now, how many? So lagay mo na lang incremental increase at a very conservative number that would translate. Maybe just give it another 700. 3,700,000 addicts in the Philippines. All potential criminals every time they want a fix and they do not have the money. Nakita mo dito nag-lower ang krimen. Wala naman kasi mag-hold up. Wala naman mag-akyat bahay. Kasi nagtatago lahat, takot patayin. Hindi ako mga anong magsabi dyan sa harap-harapan sa TV. Oh, and so, I have a problem to solve. And the only way to do it is to, you know, ayokong pumatay ng tao. We cannot build a country by killing our own citizens. Yan ang given talaga dyan. But we cannot allow a group of men or a percentage of the civilians to destroy the youth and to destroy our country. Di talaga pwede sa akin. No? Kaya every military unit should have one team, hindi naman lahat, na anti-drug group. At they were, ako magli-lecture ako kung gusto ninyo in New York. I'll start the lectures. Because even when I'm, ngayon ah, ano nga ngayon? I started in 1974. I was, bago akong, nag-asawa kasi ako kaagad. Kulang yung pera, so I had to teach a police academy. I was handling criminal law, criminal evidence, pati criminal procedure. And if you just listen to me, in about 1 hour, you will have all the things that you would learn to be an effective policeman. That will be, there is all the, you know, nandiyan na lahat. Tumakinig lang kayo. But every unit ng armed forces should have one team. Because yung terrorism, drugs, pati terrorism. In the days to come, yung rampaging ideology ng ISIS, dadating dito yan sa atin, whether we like it or not. Because we have, hindi naman lahat. Ako sabi ko nga, kayong mga Moro, huwag kayong mag, ano, I'm a Moro too. Pero yung itong, pag hindi tayo pwedeng magkaarigluhan dito, papasok ang ISIS dito. Kaya that's what I'm praying to God na magkausap lang tayo. I have kept my cool despite of itong, although I lifted the truce, kasi dinajaming naman nila tayo, but then again I said, I am not up to it, just yung sagutin ko sila ng nagbablabla. Iyaan ko lang muna because kung ako lang, wala mo, but I carry the burden of a nation. So ang bunga nga ako, ano lang talaga, pigil. Until such time that said, maybe we can reach it. Pag wala na itong gera, marami akong maibigay sa inyo. But you know, the cost of waging a war, bullets, ammo, mortar, repair, lahat yan, pati magbili ng bagong state of the art, it eats a lot into the economy of the country. Kaya ako kailangan makapag reglo ako ng komunista. I have to deal with the MIMN bago ako tirahin yung I will not talk to the abuser. I will not deal with criminals. I do not deal with persons with barbaric. Tayo, pag isang bala lang, why do you have to sue on idiotic na ganun-ganun mo pa? Sa noon sa Cotabato, putulan ng tingaw. Hindi trabaho natin. Trabaho natin, isang bala pagpatay, iwanan mo na. It does not change anything if you do something else or add to which is not needed. So, yun lang ang ano ko sa iyo kasi papalit-palit man kayo ng assignment. Well, we shall build a shop there inside that hospital that would house the new equipments.
Bigyan ninyo ako ng until August, September, December. Pati yung hospital ninyo, by December kailangan tapos na. Ayaw ko yung 2 years after matapos, no? Na kaya bigyan mo ang hospital, tamang building. Huwag na yung bukas-bukas. Yung equipment, yung naniwala niyang lowest bid. Pag natin dalan, lowest bid, mag-bid ang price is about 1 million o 100 million. Yung highway, tapos mag-lowest bid ka, wala namang truck, wala namang tractor, wala lahat. Mag-bid, ibaba niya, pabagsak niya ng 20. Pwede manalo siya. Ngayon, pag magbigay pa sa mayor, magkuha pa ang kuha, nga pati yung barangay captain, mag-certify na kumpleto yung isang kilometro, ganun lang. Kasi, wala yan. Nansyala niya. Sige, investigar. Ah, not this time. Hindi talaga. Lahat ng money value ng Pilipino, talagang papasok. So, I hope to see you again. I said, maybe sana awa ang Diyos sa atin, maka dyan na yung pera, binigay ko na. Patitignan ko talaga data. Pag building yan, huwag mo akong bigyan ng ayang bidding yan. Nandyan ako. O ako mag-bid para walang gulo. Ako na. Tapos ko sa... Mayroon na marami pang ano. Tingin ko saan pinakamaganda. Tanong lang mo, doktor, anong pinaka the best? Yun na, sabi yung kuha, lowest bid. Ingay kayo, tapos pagkatapos, net product ng trabaho mo, basag. I will argue with, have to talk to ko again, have to revise it. It must be really the quality. Baski sa mga armas. Noon, nagbili tayo made in China yung police. Nagbili ng made in China M16. Nung sinadya mo yan ng mga tuntorin doon na yung rifling niya, pahiwi na. Isang, tingnan mo yung barrel, ang rifling siguro dalawa lang. Pwede paglabas ng bala niyan, gumaganon yan. Isabotahe yan eh. We should buy to the traditional ano natin. Market natin. Everything will be quality and fast and meron akong gustong gawin pero it is not a good topic today. Maybe tomorrow, bitawan ko yung bakit nag-hold muna ako. Muna tayo kasi may hinihintay ako ng mga equipments. Kailangan ko pa ng 10,000 soldiers. Kasi yung hiningi ng defense ni Lorenzana, 20, sabi ko, hindi ko kita mabigyan yan. Maybe 10 na police. Pag nandiyan na yan in place na, pwede na akong dumiskarte. Then I have the equipments, yan. Pwede na tayong, but I have to fortify. Hindi ako pwedeng pumasok doon na bakante ito. Halo. Lagay ko muna yung, dyan. I need about 5,000. Makaano lang ako ng mga SAF battalion. Give me about 7 para sa i-deploy ko sa Mindanao. Pag na-deploy ka mga ready, pasok ako. But until then, medyo relax lang tayo. No need to go to war at this hour. We save our energy for a better fight. But we must have the quality in our hands. Di na magtagal, kasi pati ako walang kain, alam ko wala pa kayong kain. Gutom na rin ako, alam ko gutom na kayo, kasi sa likod, naririnig ko yan. Jesus! Joseph. Alam ko yan. Mga lecture, tapos ginagawa. Guys, I'm your friend. I'm here to serve you. Huwag kayo masyadong anak lang ako ng mahirap. At from the ranks rin ako, kagaya ninyo. All throughout the years. I have nothing to tell you, but
with a statement, I will serve you and I will not abandon you. Maraming salamat po.